Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong makapagdesisyon itong si Madam Chantal na aampunin niya itong si Justin kung kaya't ikipinanlaki naman din ito ng mga mata ni Nyerisa, at agad nitong sinabihan ni Nyerisa itong si Madam Chantal kung okay lang ba umano ito, kung bakit umano nito aampunin ni Madam Chantal ang anak ng kanyang kalaban. At dito agad naman din itong sinabihan ni Madam Chantal itong si Nyerisa na gagamitin umano nito ni Madam Chantal itong si Justin upang lalo umanong magagalit, upang pabagsakin umano itong si Giselle, dahil alam umano nito ni Madam Chantal na kapag malaman umano nito ni Giselle na inampun umano nito ni Madam Chantal ang kanyang anak, ay paninigurado umano na magwawala ito. At kapag magwawala na umano itong si Giselle, ay makakaganti na umano itong si Madam Chantal, kung kaya't napangiti naman din itong si Nyerisa sa kanyang naririnig galing sa bibig ni Madam Chantal. At agad nitong sinabihan ni Nyerisa itong si Madam Chantal na napakagaling umano nitong mag-isip. Samantala, ikinagulat naman din nito ni Dr. Tanyag ang kanyang nabalitaan sa Epix Medical Hospital, dahil mabilis ring kumalat sa Epix Medical Hospital na inampun umano nito ni Madam Chantal itong si Justin, at babalik na umano ito sa Epix Medical Hospital. At na-confirm nga nito ni Dr. Tanyag, dahil nakita nito ni Dr. Tanyag itong si Zoe at nag-bless pa ito sa kanya, at agad umano nitong sinabi ni Zoe sa kanya na inampun umano siya ni Madam Chantal, kung kaya't wala na umanong tao na makapag-ban sa kanya sa Epix Medical Hospital. At dito agad naman din itong tinalikuran ni Justin itong si Dr. Tanyag, at habang papaalis itong si Justin ay agad naman din itong naisipan ni Dr. Tanyag na kung alam na ba umano sa kanyang ate na itong si Giselle na inampun umano itong si Justin kay Madam Chantal. Kung kaya't agad naman din itong pinuntahan ni Dr. Tanyag ang kanyang ate sa kanyang opisina, at nang makarating na itong si Dr. Tanyag ay agad na itong pumasok sa loob, at agad nitong kinausap ni Dr. Tanyag itong si ang itong kanyang ate, at sinabihan na huwag umano itong mabibigla sa sasabihin ni Dr. Tanyag sa kanya, dahil nakita umano nito ni Dr. Tanyag ang anak ni Giselle na itong si Justin sa loob ng Epix Medical Hospital, at inampun umano ito ni Madam Chantal. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.